Malinis pa ang record ng dalawa nilang kawani na kasama sa mga napatay sa umano'y engkwentro sa Timonan, Quezon ayon sa Philippine Air Force. Kaya naman umaasa silang mabibigyang linaw ang mga ipinupukol na paratang laban sa grupo. Balita natin ni Marisol Abdurrahman. Masayahin, maasahan at responsable. Ganito ay sa larawan si First Lieutenant Jimmy Mustiniani ng kanyang mga kaklase sa Aviation Cadet Program ng Philippine Air Force Flying School. Kadete pa lang daw ito, nakitaan na nila ng katangian ng pagiging leader. Kaya hindi na raw sila nagtaka nang sumali siya sa Strike Wing, isang elite team ng Philippine Air Force, nang magtapos ito sa flying school noong 2006. Instructor pilot si Justiniani na mangyari ang diumanong engkwentro sa Atimonan na kanyang ikinasawi. It's really a great loss nga. We feel bad. Kasi nga, ilan na lang kami, nabawasan pa. And yun nga, knowing JP, parang as much as possible, gusto namin, alam mo yan, he has lots of potential. Being an officer, being a pilot. Masakit daw mawala ng mista at kaibigan ayon kay First Lieutenant Carlo Valdez. Pero mas lalo masakit daw ang mga paratang na ipinupukol sa kanyang kaklase. We don't believe that. Ganito rin ang iginigit ng Air Force. Malinis daw ang record at maayos ang reputasyon ni Justiniani at Staff Sergeant Armando Lescano. Ilang beses na rin silang pinarangalan dahil sa husay sa trabaho. Very dependable and as I have observed, very dedicated sa kanyang pagsiservisyo. Maasahan na kapag trabaho ng mahusay at malapit siya sa mga sundalo. Ibig sabihin ay na ginagalang siya at sinusunod ng kanyang mga sundalo. Si Lescano naman na nasa Intelligence and Investigation Branch ng Air Police ay maayos din daw ang record. Siya ang inaasahan na nagko-coordinate sa mga iba-ibang unit sa labas ng aming command, especially sa mga police unit dito sa paligid ng Batanga. Kaya maging ang Philippine Air Force daw ay nais malinawan sa nangyaring insidente sa Atimonan, Quezon. This was echoed by the national leadership that we have to get to the bottom of this. And there have been directives, clear directives already given to the proper agencies to investigate the matter. So the Air Force will cooperate with those investigating agencies. Bukas at handa raw ang Air Force makipagtulungan sa investigasyon. Marisol Abdurrahman, GMA News.